And it came to pass, when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, Art thou he that troubleth Israel? And he answered, I have not troubled Israel, but thou and thy father's house, in that ye have forsaken the commandments of the Lord, and thou hast followed Baal. Now therefore send and gather me all Israel unto Mount Carmel and the prophets of Baal, 450, and the prophet of the groves, 400, which eat at Jezebel's table. So Ahab sent unto all the children of Israel, and gathered the prophets together unto Mount Carmel. Sabay-sabay tayo, dalawang verse, ready go. And Elijah came unto all the people and said, How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Then said Elijah unto the people, I, even I only, remain a prophet of the Lord, but Baal's prophets are 450 men. Ulitin ko lang dito, sabi dyan, and Elijah came to all the people and said, How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him, but if Baal, then follow him. And the people answered him, not a word. Let's pray, Lord, maraming salamat sa iyong mga salita again. Mag-aaralan namin, dahil po sa Panginoon, maganda rin kami, Panginoon, na tanggapin ang iyong mensahe at ang inyong mga salita. Ngayong hapon, Panginoon, patuloy namin ang kanina umaga. I pray, maging maayos kami mag-decide. Piliin namin ang tama, Panginoon. Timely din, Panginoon. Naayon sa inyong kalooban. Piliin namin kayo every time. Hindi man, Panginoon, ay tulungan niyo po kami. Kayo po ang piliin namin bandang huli, Panginoon. So, ilang po, Lord. Kayo po magagabay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Gandang hapon po. Parang gabi na, no? Okay lang. So again, ang title po nito, part 2 po ng kaninang umaga, Choose Correctly. JL, okay guys. Alimutan ko tayo. Subtitle is Deciding to Side with the Lord's Direction. But ang pinaka-tema lang natin yung paano pumili at dapat pumili. Okay, iba kasi, kaya yung text natin ngayon sa point number 4, ganun, para sabi, how long halt ye between two opinions? So talagang call to decide to eh, call to choose. So mag-decide na kayo, ano ba, sa Diyos ba kayo, sa demonyo? No? So kanina umaga, bilisan ko lang po, no? Again, topic natin yun para tayo matutong mag-decide at mabilis sa tama. Especially maging wise tayo, bata ka pa, nagde-decide ka na, namimili ka na, salamat dito ngayon si magkapatid. Amen. So, pinapanalangin namin kayo lagi. Alam niyo yan. Decide kayo para sa sarili nyo. Doon ngayon, siyempre may mga magulang kayo, bata pa kayo. Kailangan sumunod kayo sa magulang nyo. Amen. Amen. Pero may mga bagay na talaga sa inyo lang ako. Bata pa ako dati. Hindi ko makakalimutan siguro mga... Ano ba yung pinaka-bata ako na naaalala ko siguro? Yung mga 3 years old, parang halos wala akong naaalala niya. Konti-konti lang, yung mga naglalaro, ganyan, lugar. And yung mga 4 years old, yun, naaalala ko na lumipat kami dyan, San Mateo, galing kami ng ano. Pero bata ka pa na, pero yung nag-isip talaga ako ng malalim, mga grade 4. Kaya lagi ko yung tinatanong eh, tinatouch ako yung lagi. Ilang taon na ba si Jackie? Ano ka ng grade? Grade 6 na ako niyan eh, nung 12. Ayun, no? Nag-decide na yan, no? Si Rachel. Ilang taong si Rachel? Ha? 11. So, mga ano, 11 ako, ano ako niyan, grade 5. Ayun, nag-iisip na ako nun eh. So, nag-decide ka pala, di ba? Eh, ibang bagay, din nag-decide yung magulang mo para sa'yo, di ba? So, okay lang yun. Pero kaya nga, bata pa kayo, tinuturuan ngayon namin na sa Bible na manalangin, kausapin yung Diyos kung ligtas ka na. Kung di ka pa ligtas, magsabi ka lang. Yan ang pangunahin natin gawain dito. Alam nyo naman yun eh. Okay? At
Salamat sa Panginoon, hindi lang mahirap yan. So lahat kayo na-share namin dito. Itong dalawa na-share na rin, no? Mabata pa naman, baka sila. So yun ang pangunahin. Kasi po pag hindi ka ligtas, di ka kakausapin ng Panginoon ng ganun ka ayos, no? Madalas ang paramdam lang. Anong ganyan. Pero pag ligtas ka na, buhay na espiritu mo, makikipag-ugnay na sa Diyos yan. Kaya, ayun. Kaya ang appeal ko sa inyo, lalo mga Kristiyano na, yung mag-decide tayo ng tama eh. Kung anak ka na ng Diyos, parang isang anak nga ng Diyos, sino dapat mo sundin? Ang Diyos naman, wala ka namang mahanapin pa sa Kanya eh. Matalino siya, magaling, mahal ka niya. Kung may tampuhan kayo, may tampo ka sa Kanya. Hindi ayusin. Okay? Kaya ano yung umaga, isa-isa lang, mabilis lang. So, pag-choose, mamili, sarili mo yung pagdidesisyon. Yung will, present yan sa lahat ng tao, hindi yan pwede pilitin. At salamat sa mga nation, katulad ng Pilipinas. At yung religion dito, kahit pa paano naman, ay hindi naman pilitan, di ba? Kung alam mo yon. Ngayon, yung iba kasi mga bata na dalas ng ano, na brainwash, di ba? Ibig sabihin, ah, katoliko tayo, dito tayo mamatay, dito tayo, ano, ganyan. Kahit yung mga iglesia daw, ganun lagi brainwashing sila eh. Kaya pansin niyo tayo, kaya soul winning, unique sa atin yan eh. Yung iba ginagawa lang, kaso pang ano lang, psych or tawag dyan. Ang loko lang ba, kaya nga pansinin mo yung mga Mormon, yung mga punta sa amin dito, Jehovah's False Witness. Ang introduction ba naman, ano ba yun, sabi niya, uy, magandang ha, ano po, may problema po ba kayo, gusto namin kayong tulungan, ganun pa eh. Oh, really? Ba't ganun sila? No? Tapos yung mga Mormon naman, tinatago nila yung kanilang tamang at mga unique na mga weird na turo. Di ba? Di nila sabihin agad-agad yun na naniniwala sila na mayiging Diyos sila at maraming Diyos. Di nila agad sasabihin yun. Pero yun ang unique sa kanila. Diba? Bakit sila ganun na tayo, hayagan tayo? So wala tayong kinakaya, yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Tsaka yun ang purpose naman natin, bakit tayo? Yung solve sila, para maligtas sila. Diretso tayo. Wala tayong tinatago dahil wala tayong dapat itago. At alam din natin itong bagay na to na sila yung magde-decide. Yung mga kahit mo Catholic, yung kahit tayo Baptist, alam nyo yung anak nyo ay siyempre, dahil kaya tinuturo nga natin may free will tayo dito, huwag nyo rin, hindi mo kayang explain. Tinatanong ka, Nay, bakit Baptist tayo? Basta Baptist tayo. Huwag ganun. Hindi natin style yun, hindi natin kailangan, wala tayong natago sa kanila. Hayaan mo sila magdesisyon kahit bata pa yan. Eh kung natatakot yung aalis dito, ganun talaga eh. Kung ayaw nila dito, may something's wrong sa kanila. Okay? Na huwag mo sabihing, gusto mong umalis dito, kaya something's wrong with you, ipaliwanag mo bakit sila dapat manatili. Kaya nga, una, dapat maligtas muna sila. Yan ang pinaka-introduction talaga. Kaya maganda, bata pa lang, maligtas na yan. Yung iba dyan, magtitigas ulo din. Pero kung ligtas ka ba, hindi ka naman siguro parang yung pinag-aralan yun. Pipili mo ba yung demonyo? Kunwari, o si Mormon, o pastora. Hindi nyo piliin yan. Maliwanag po ba yun? Yeah. Hindi mo kailangan brainwash yung anak mo. Brainwash mo ng brainwash. Kasi pag sinabi brainwash, talagang hindi mo sinasabing totoo, di ba? Paulit-ulitin mo lang, propaganda, paulit-ulit. Yung gusto mo mangyari, impose mo sa kanila. Nang hindi ginagamit yung katotohanan, no? So tayo, impose din natin yung ano natin, kasi anak natin yan. Pero, sabihin mo yung totoo. Walang kailangang kabahan na baka, ay, manalaman sila doon. Baka mag, ano sila, Mormon. Walang ganun sa atin. Hindi ako natatakot, wala akong kinatago dito baka isang araw, biglang may malaman si Stephen, tapos mag-convert siya sa... Amen ba? Amen. So, naalala ko lang yun, no? Kasi sa topic nga natin, may free will tayo. Acknowledge mo yun. Alam natin yun, at lalo pa nating sasabihin sa tao yun, kasi nga, may mga, yun, napansin nating style ng iba, ng mga kulto. Parang mas gusto nila yung gano'n na hindi mo alam, di ba, yung totoo. Tapos sasabihin ko lang sa iyo yung kailangan mong malaman sa palagay ko, kasi para manatili ka dyan. Hindi tayo gano'n. Okay? Naalala ko lang yun. Okay, and then, pag-volition, mamili, sariling pagpili, malayang pagpili, select, ikaw yung ano. So, iba naman kasi ang ginagawa, mamili ka!
Muslim, di ba? Manatili ka dito, patayin kita. Namili ka ba? So, di ka rin pinapili. Kaya tandaan nyo, hindi tayo ganun, okay? Pag talagang mamili, mayroon siyang option at malaya siya. Okay, nabanggit ko lang yun. And then, sino mo wala kanina umaga dito? Yung dalawa lang, no? Okay, and then, dapat, tama yung piliin mo. Paano malaman yung tama? Ito yung mga nalagpas ako kanina eh. Ano yung tama? Of course, gusto ng Diyos. Ultimately, ganun. Okay? Pero kahit wala ang Diyos sa equation, medyo mahirap eh, pag wala yung Diyos sa equation. Pero, may in a way, malalaman pa rin yung totoo at hindi. Kahit mga unbeliever, di ba, sabi kayo sa Bible, meron tayong konsensya. Yung konsensya, conscience na yan ay sinabing con is together and then science is knowledge. So, ibig sabihin, nasa sa'yo yan, konsensya. Sinabi yan sa Roma, sakalimutan ko sa 6 ata. So, nandyan yan. So, kailangan nga lang. Paano nabasa natin kanina? Alala nyo nga, binasa natin kanina, ano yun? Psalms, umaga. 110. Ano sinabi doon? Di ba, kinote yun sa Romans 10. Di ba, yung sinasabi doon. Ang layo naman ng, paano ko malalaman yung totoo? Ganyan yung mga ano ng iba eh. Hindi namin alam, baka nasa malayong lugar. Hindi, nasa puso, nasa bibig mo na. At ito yung pinipreach namin. Ganda nun, ako nung binabasa ko yung Romans, grabe. Galing. Ibig sabihin, wala kang lusot eh, kasi yung mga sasabihin ko sa'yo, alam mo na rin. Tinutulungan lang kitang maintindihan mo yung alam mo na. Paano yun? Pwede yun. Kasi na-experience yun na sa buong buhay nyo, kahit bata ka pa yung totoo, yung masama at mali. May ano yan eh, may pattern yan. At habang inaaral natin salita ng Diyos, nabobrought out lang yan at mas naintindihan mo pa. Pero simula sa pool, alam mo na yan kasi nga, again, may konsensya nga. Okay. So, dapat maging wise ka. Paano kayo magiging wise? Siyempre, piliin mo yung tama. Yung wisdom ngayon ay accumulation ng knowledge. Tapos, paano mo gagamitin yung knowledge na yon? Okay? For example, pagbuo ng building, anong kailangan mo malaman? Yan, carpintero, parang kala nila minsan, kaya nito nila eh, di ba? Pero maganda kasi pag malaking project, alam mo talaga yung math, physics dyan. Okay? So, yung mga una, algebra. Hindi, sorry. Yung simpleng arithmetic lang, di ba? 1 plus 1. Magbe-build up yan. Tapos yung mga strength of materials, yun ang mga importante dyan eh. Hindi pwedeng gawin mong putik-putik lang yan. Di ba? Kahit po yung mga pyramid, pag inag-aralan daw nila yun, yung mga luma structure, meron din eh. Siguro dati trial and error. Kaya hindi rin, sabi nila, lalim daw ng pangunawa kahit ng mga tao dati. So, yung mayroon, so yung wise ngayon, so alam mo na yung physics, alam mo yung arithmetic, alam mo yung ano, paano mo gagamitin yun? Yun ang wisdom. Okay? And then discernment, pangunawa, nalalaman mo ito yung mabuti, ito masama, ito yung mas mabuti, ito yung mas mabuti pa, ito mas maganda pa, na namamap mo yun. Ano din yung namamap? Alam niyo yung map, di ba? Minsan yung lugar, ang daming lugar. Saan ba yung panaba? Diyan, paglabas mo diyan, dun sa ano. Eh, iba, masyadong technical, iba. 30 degrees north, iba naman yun. Pero still, sa lupa, ganun nga. Dati, inaral din namin yan eh. Oh, yung pagtinignan mo yung titulo, yung titulo namin, paano malolocate itong property nakalagay doon? Ayan yan. Actually, ganun yung kailan lang. Nakagay Google Map. Paano nalolocate yun? Anyway, interesting yun. Pero, ang sabi yun, para malaman yun. So, ngayon, sa minsan sa utak natin, mamamap mo na yan eh. May mga taong magaling doon. Pero anyway, lahat ng body of knowledge, mamamap mo sa utak mo. Habang pinag-iisipan mo yan at nagkakamang experience. So, yun na yun. So, ito, basic kasi yung pagpili ngayon, hindi ibig sabihin magaling kang mamili ng supplier. For example, magaling ka ng mamili ng mga pangasawa. Di ba? Yung mga iba-ibang ano yan eh. Ganun din yung religion. Di ba? Sabi nga sa inyo, ibang mga professional pa, pero sa pagdating sa Bible, walang alam. Di ba? Kasi hindi, wala pa sila sa surface, minsan wala pa sila sa introduction, na blank po na agad sila. Pag ang utak mo is na, kunwari, naloko ka, eh, religion, pare-pareho lang yan. Hindi ka lalalim, kasi andun ka pala sa introduction, hindi ka na pumasok eh. Okay? Kaya, yung topic natin yun, napaka-importante. Mamili kayo ng tama, paano
At bakit? Ayan na. So, ulitin lang natin yung 1 to 3. Sa pag-alatin kanina umaga, bakit kailangan tayo mamili at tama at paano? Okay? Number one, because we are called by God to do so. Ang Diyos mismo nagsabi niyan. Minsan, alam niyo ito, may mga special lalaki, di ba? Pag ikaw ay kahit sino pala, sa trabaho, pag ikaw yung tipong hindi ka naturuan na mag-decide pa sa sarili mo. For example, yung mga, yan, yung mga sabi natin matalino yung magulang mo, so lagi kang ginagabayan. Pero nung hindi ka trained na mag-isip pa sa sarili mo, for example, di ba? So yes, nagabayan ka, for example, hanggang college mo, hanggang graduate ka, pero hindi ka talaga naturuan na mag-practice ng good decision making. Pag andun ka na sa trabaho mo, anong mga gawin mo? Nung mag-struggle ka. Kaya po, may mga tao, especially, mag-git ko rin ng lalaki, di ba? Kasi, maigising ka na lang, kala mo, nag-asawa ka, kala mo, masarap, masaya naman talaga, di ba? Pero biglang, ang dami pala expectations sa'yo na. Kinasabi ng ibang tao, ganyan, ganyan, no? Ikaw yung kasama ng lalaki, bakit, ba't ikaw yung, ba't yung babae nagdidisyon, yung mga ganon? Ba't di mo alam to, bakit ganyan? So, kaya yung ibang ginagawa, ano? Either hindi sila agad mag-decide, undecided minsan sa maraming bagay. Mag-church ba tayo o hindi? Eh, bahala na. Hindi ko nga alam yan eh. Di ba, mag-resolve yun tayo, misa, ganun eh. Di kakatokin mo. Ang sasagot yung lalaki. Pwede mo bang sendan kayo ng salita niyo? Para tatawagin pa yung asawa. Tama ba yun? Diba? Ngayon, kung bata yun, okay, ganun talaga. Tawagin yung magulang mo. Pero, adult ka na. So, nakakuha niyo bang gaano kayo putan dito? Kaya again, number one, ang Diyos ang nagsabi niya, ang nag-ordain niya, ibig sabihin, lahat ng tao at some point magdi-decide, kaya dapat, mas magaling ka na. At masanay ka na mag-desisyon ng tama. Okay? At, na ang example natin kay Moses sa Israel, kung saan sinet niya si Moses, ginabayan sila for how many years, pero mamatay na siya, kaya nilayout na sila sa kanila anong pipiliin nila, yung mabuti, yung buhay o kamatayan, mabuti or masama. So obvious na yung choice dapat doon, pero again, ang appeal doon is alam niya minsan ang tao pinipili yung masama kasi mga hindi natin nakikita yung future eh. Pero kung matalino ka at ginagabayan ka pa ng Diyos, pwede mo ba makita yung future? Yun nga ang pinaka-idea ng mga prophet. Ba't gano'n yung prophet? Ba't alam niya? Diba? Hindi naman exactly nakikita, pero halos. Good ka rin, kausap ko si Edgy. Diba? So kasi naalala ko rin yung sarili ko nun eh. Si Pastor, ganyan. Subuti, nagtiwala akong ganun. Yun, so nakita ko rin na yung pala, yung pag may karunungan ka, may experience ka sa daming tao, hindi mo nung exactly kung nakikita yung future, pero meron ka nakikita, may naintindihan ka. Amen? Sana naintindihan yun. So kaya si Moses, mamatay na siya, nagbilin siya, at obviously, sinasabi niya lang sa Israel na piliin yung mabuti. Pero inopen niya rin na alam niya kasi na posibleng piliin yung mali, no? So, naalala ko lang kanina, binasa natin to. Sa Deuteronomy 32 naman, dun binigay sa kanila yung awit eh. Alam na ni Moses eh, at ng Diyos na pipiliin itong mga loko-lokong to yung sarili nila. Kaya binigyan sila. Kaya so every preaching naman, ganyan naman yung tema natin, di ba? Lagi sabi sa mga bata, matalino, pag ito pinili nyo, ganito mangyayari. So, hindi bago itong ating topic. Tinutukan lang natin. Okay, number two, Joshua to Israel naman, ano naman yung ganun na ganun din. Pero ang point natin is, kasi dinamay po ni Joshua yung kanyang pamilya, tama lang naman yun, kaya ang point natin doon, bakit tayo dapat mag-decide? Kasi kasama natin, may mga taong under sa atin, no? Nakadepende sila sa ating desisyon, kung tama yan, mapapabuti sila, pag hindi, mapapasama sila. Kaya ang how to choose or decide correctly, eh, piliin mo yung God-given authority. So, ang problema sa iba, walang ganun eh.
Ang iba, babae, lalaki, pantay lang kayo sa bahay daw, ganun. So, wala nang God-given authority, hindi nila alam. So, hindi na sila makapag-decide ng tama. Diba? Naghiwalay yung, ayun, masama na yung hiwalay eh. Lalo na may kailangan pag-desisyonan, kanina ang makikinig. Sino yung dapat mag-decide para sa family? Ang hirap ng pagwalang, or di nyo naitindihan na may binigyan pala kayo ng Diyos ng authority. Okay? So, ganun din sa Bible. Alala ko na naman, yung mga churches na kaya sirang-sira, umpisa pa lang, sira na. So, I'm sure, ginagamit din sila ng Diyos to some degree. Alam mo na yun, salamat. Hindi naman Muslim na umuna sa Pilipinas. Pero still, kaya yung mga churches or kulto minsan, hindi makausad. Kasi Bible pa lang nila. Ano ba yung tamang Bible? Diba? Kaya big deal po yan. Very big deal yan. Yan sa taas. Kung wala kayong Bible na perfect, eh, sino susundin nyo? Si pastor na lang. Kasi itatanong, pastor, ito yung sabi sa Bible. Ano bang tama dyan? Ah, hindi yan. Luma na yan. Hindi na applicable sa'yo. Ah, ganun pala. Ganun. So, hindi. Dapat ang Bible ang perfect. So, okay. Ulitin ko lang ha. Number one, because God called us, why we should choose, decide correctly. Number one, because we are called by God to do so. Paano tayo pipili? Choose positive things. Okay? Obviously, yun. Life over death, good over evil. Number two, why should we choose or decide correctly? Because people under us, under our watch, depend on us. Okay, so paano yan? How to choose correctly? Choose God-given authority. Number three, why? Because not all people are the same. Okay, ibig sabihin nito, nag-decide ka na ngayon, may nagsasabi sa ibang tao, sabihin, magaling yung Ilocano. Sabihin ng mga Cebuano, magaling yung Cebuano. Eh, sabi ng mga Amerikano, magaling Amerikano. Sabihin naman ng mga Swedish, magaling sila. Hindi lahat ng tao pare-pareho ng opinion, di ba? Sabihin ng mga... Ano ba yan? Yan nga, yung mga... Katoliko, okay lang yung revolto. Sabi sa Bible, hindi. So, pag naipit kayo sa ganung desisyon, ano gagawin nyo? Tapos ito kanina umaga, group of people. Yung isa, people of God, mga mananampalataya, yung isa, hindi. Kanino ka makikinig doon? Hindi, mga matal, yung mga Baptist, parang ano, mahina utak eh. Alam mo lang yun. Tsaka paano nangyari yun, di ako maniniwala doon. Amen? Pag itong grupo ng taong to, nananampalataya sa Diyos, tapos nag-aaral pala salita ng Diyos, tapos pinapractice, paano mangyayari mas matalino to? Sige nga. Posible yun. Ay, mayaman sila eh. Maraming paraan magyaman. Okay, nabanggit natin kanina yung point sa kayamanan na yes, minsan yan ay sign talaga ng blessing ng Diyos. Pero then again, ang daling dayain yan. Kaya hindi yun titignan mo ng authoritative lagi. So, kaya yung example ni Naomi kay Ruth, hindi naman sa tinaboy, pero binigyan siya ng kalayaan, di ba? Mamili ka, Naomi, Ruth. Patay na yung mga asawa natin. Bumalik ka na doon, si Orpah, na bumalik na eh. Sabi ni Ruth, hindi, sasama ako sa iyo. Yung Diyos mo, magiging Diyos ko. Yun ang maganda doon, hindi ko nabanggit kanina, no? Kasi naniwala siya, siguro naligtas din, nanampalataya sa Panginoon, di ba? So, nakita niya, kayo ba yung si Naomi, yung Diyos ni Naomi, yung mga Moabites, parang ano eh, parang Catholic, di ba? Masama sa Diyos-Diyosan. Ano kaya totoong Diyos dito? Hindi siya mahirap na desisyon. Amen? So, kaya bakit tayo mamili? Kasi hindi lahat ng tao ay the same. Paano tayo ipili? Choose the people of God. So, pag nalaman mo ito yung people of God, parang palataya sa totoong Diyos, yun agad, piliin mo, doon ka sumama. Hindi mahirap mamili, di ba? Pag nalalagyan. So, pang-apat ngayon. Ito pong kwento na Elijah, binasa po natin, isa sa napakagandang tagpo sa Bible. Talagang definitive to eh, kasi ganito po yan. Yung Israeli people of God niya. Pero over the years, kahit saan po yan, kahit sa mga churches, lumalab na yan. Yung pananampalataya nila, tagal na, hindi siguro na-preach yung tama, alam mo na, pag umaman ka, kahit sa mga ibang churches, na de-derail na yung kanilang purpose. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, ano, marami kahit mga Baptist church, hindi na nag-soul winning. Paano nangyari, pastor? Kala ko ba tunay yung Baptist? Hindi ko sinabi tunay yung Baptist, madaling maki-Baptist-Baptist.
Ang dali niyan kasi independent tayo, iba diyan, magpapasaya lang sa ganyan, gagawin nila yung gusto nila after that. Kaya yes, hindi sila dapat, kaya nga dito yung Bible. Pag gumiwalay ka na diyan, again sa Revelation 1 and 2, meron dong prinsipyo ng Panginoon mismo, aalisin yung candlestick sa kanila, so hindi na sila church. Okay? Nasaan ba ako doon? Yan. Kaya yung Israel at that time, okay? Alam niyo naman yung Israel tsaka Judah, di ba, naghiwala yan. Noong time na to, kahit papano, yung mga mas maloko yung Israel eh. Pero doon kasi sinugo si Elijah sa kasi Elisha sa north. Ang hari niyo si Ahab, asawa ni Jezebel. So, ang dami na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yung sinabing Baal kanina, o Baal, gusto niya talaga, Baal eh, no? Baal niya, sabi sa dictionary. Or Baal. Okay lang yun kasi Tagalog naman tayo. Anyway, demonyo po yun, Baal. Pwede ba yun? Dumasamba sila sa... Ang dami nga example niyan eh. Hindi, sa ngayon lang, ang dami. Pero sa labang yun, nagtatago pa yung mga yan. Pero in a way, hindi na rin eh. Kailan lang, ang dami mga siraulo dyan. Talagang pinapakita pa nila na mga kalokohan nila. Pademonyohan nila. So anyway, yung time na yon, ganoon na nga. May mga talaga sumasamba sa Diyos. May sumasamba kay Satanas. Kaya ang ganda lang tagpo na to. Kasi ang pinaka-climax nito, yan nga, si Elijah. Talagang ano siya eh. Tapang niya eh, di ba? Eh, bago to, ang kwento dyan, yung ano, pinakita rin ng kapangyarihan ng Diyos niya sa kanya. Sabi niya, hindi uulan. Pwede ba yun? O minsan, pag summer, pero hindi, 3.5 years, hindi pwede yun. Imposible yun. Kaya miracle yun, 3.5 years. Na hindi umulan. Dahil sinabi niyang Diyos, sinabi ni Elijah, sa harapan nila, at tinupad naman ng Diyos yun. Hindi uulan. Pag hindi ko sinabing uulan, hindi uulan. Yung sabi, hindi naman ito. Nangyari nga. Kaya hinahanap siya. Kaya nagkaroon din ng famine, no? So itong tagpo na to, after na no, sabi ng Diyos, o sige, papaulanin ko na. Pero, imit muna si Ahab. Ngayon, kaya ang init ni Elijah kasi nakita niya na nakapangyarihan ng Diyos, no? Kayang gawin ng Diyos. Pag sinabi niya, kaya niyang gawin. Ngayon, ang gagawin niya ngayon? Patayin ko kaya itong mga to. Ganun ginawa niya. So ginawa niya, ginador niya Israel. At sinabi niya kay Ahab at ginawa naman pati yung mga sumasamba kay Satanas. O di yan doon. So parang paligsahan sila dito. Pero bago pala yun, andito na yung challenge niya, yung ating text. No? Sabi dyan, hanggang kailan ba kayo mamimili o hindi mamimili? Kasi ganyan po yan, eh, kahit sa ating ngayon. Sino dito yun, nag-iisip, mag-church kaya ako sa Sunday, sa Linggo, di ba? Yung iba kasi pag ano yan, magbaguhan ka pa lang. Kaya nga inaaral natin to. Ganun yan kahit sa Israel dati. Nasama ba ako sa Diyos? Alam ko yun, ang tama kaso, parang masarap ano eh. Mag-TikTok eh, o kaya magsumama sa Halloween, Christmas party, parang ano, position, di ba? Parang sarap yan, saya eh, di ba? CCA, parang masarap dun ah, parang maglalaklakan sila. Pero sabi ni Pastor, mali yun, kasi sabi ng Bible, mali yun. So may mili ka ngayon, parang ang hilong talilong. Ngayon ang sabi nila dati, panahon ni dati. Hindi ka malala kung sino yung talilong, basta yun daw. So, sino mo yung piliin ko? Eh si Elijah, matagal na sa likod ng Diyos, alam niya. Eh yung ibang tao, hindi. Kaya ngayon ang challenge niya, ano? Hanggang kailan kayo mag-decide? Kaya medyo yung statement niya dito, kakaiba niya, sabi niya, kung ang Diyos ay Diyos, ang Panginoon ay Diyos, sino dapat paglingkuran niyo? Siyempre, Diyos. Kaya sabi niya, kung ang demonyo ang Diyos, eh di ang demonyo paglingkuran niyo. Ba't na sinasabi yun? Tama ba yun? Ang tawag po dyan, parang rhetoric nga. Ibig sabihin, alam naman natin eh. Di ba? Na hindi mo gagawin to, pero parang gusto mo eh. Ay, mga anak namin sa pag tinatamad mag-aaral. Sige, uminto ka na mag-aaral. Total, tinatamad ka naman eh. Hindi po. Yan, di ba? At yung ginagawa yun eh. O kahit ano naman. Yung kunwari, ang ingay. Andito na, ang iingay. Hindi naikinig.
Ayun nga, kaya nga andito ka, makikinig. Sabi ko, lumabas ka na lang! Ay, gusto pala ni Pastor, lumabas tayo? Hindi. Ibig sabihin, mamili ka! Andito ka na rin lang eh. O, diba? Ay, kaso gusto kong magkulit eh. Yun nga, mamili ka. Ano pa, example? Ganun din, yung iba. Backslide, ayaw mo dito. Sabi ko, yan, kung gusto mo doon sa Diyos niya, doon ka. Tingnan mo yung pagkakaiba doon. Dito ka naligtas, tapos doon ko punta. Ano yun? Ano ba? Ano may mga example? Ito siya sabi ha, pero huwag niyong gagawin. Pero hindi, yung narinig ko lang, okay? Yung mga mag-asawa, di ba, sabi? Oh, doon ka na mumunta sa amit mo! Yung mga ganun. Parang mag-isip daw yung lalaki, oh nga, sino ba namin piliin ko? Ayun ang gusto ko doon. So, alam niya, dito yung mga anak niya, ganyan, ganyan. Pang-asar lang ba? Okay, style. So, ganun ginagawa ni Elijah ngayon. Sino bang Diyos? Demonyo. Kalaban ng Diyos yan. So, kaya, mamili na kayo. Okay, bandang huli dito, ginawa niya, talagang nag-perform siya ng mighty act dito, no? So, ginawa niya, pinatay niya yung mga priest ng demonyo. At before yon yung offering, sinunog. So, miracle yon. Biglang may apoy galing sa langit. Pwede ba yon? May nangyari. Hiniling niya yon. Hindi nga umulan ng mga pakatagal eh. So, yeah. So, anong point natin? So, number four. So, sana nakuha niyo yung point na ano ha. Parang, ang Diyos, kung ang Diyos ay Diyos, piliin mo ang Diyos. Kung Satanas ang Diyos, siyang piliin mo. Ibig sabihin, namimili ka. Ngayon, obvious na, di ba? Kaya ang point ko dito, bakit tayo dapat mamili? Kasi naman, sa maraming panahon, oftentimes, it should not be hard. Yun yun. Parang yung isang pastor naman, kasi asar na asar siya, kasi yung mga tao, hindi alam kung yung mga bakla daw ay normal ba o hindi. Pero sabi niya, sinong lalaki dito? Taas ka na, yan. Ikaw ba? Kahit isang beses, naisip mo na, alam mo na, sipingan yung kapwa mo lalaki. O, siyempre yung mga lalaki. O, paano mo sabi hindi, sinabi mo normal yan? Paano na nangyari yun? Sige nga, normal ba yan? O, siyempre hindi, sila lang yun. Pero ngayon nga, kahit hindi tayo isang ganun, kasi pag na-brainwash ka, pinanganak sa silang ganyan, okay lang yun. Na-brainwash ka na napapaling yung opinion mo, ay okay na, tanggapin natin kasi ganyan sila. Ikaw, ganyan ka ba? Normal ba yun? Kaya china-challenge kayo, mag-decide ka, normal ba yan? Hindi, tatanggapin ba natin yan? O hindi, ano ito sinabi ng Bible? Ano nga, gawin natin? Yan. Kaya ito, kahit obvious na yung pipiliin dapat nila, challenge pa rin nila. So, ganun yung ating ginagawa ngayon. At isa pa, another point dito, why, no? Nabanggit ko alin umaga yung fence-sitter, no? Alin yung fence-sitter? Hindi pa kayo familiar dyan, alam nyo yung bakod. Ito, mabuti. Ito yung masama. Ano yung nasa gitna? Bakod yan. Paglagpas dito sa bakod na to, mabuti. Paglagpas dito, masama. O, saan ka? Alam natin daw sa mabuti, pero yung iba, dali, baka pwede naman ako sa gitna. Kaya sabi ko alin umaga, yung bakod natin, meron tosok-tosok. So, gusto mo dun? Sakit nun. Pero yung gusto ko sabihin talaga dito, kaya sinasabi ni Elijah rin to, alam mo, mamili ka na. Kung ayaw mo sa Diyos, doon ka na sa Satanas. Ngayon, bakit yung iba nga pumipili kay Satanas? Kasi sa umpisa, parang masarap yan, di ba? Parang inom, bisyo, babae, parang masarap yan sa una. Di ba? Biruin mo. Ang feeling mo lang, pogi ka, ang dami mong, di ba? Tsaka yung nakikita mo saan eh, di ba? Hollywood eh, kala mo. So, sa umpisa, jigjang ka na lang, parang ginagano na natin. Bandang huli, pag nalaman nila, nakita nila yung masamang epekto nun, ala, kung ano man yan, magpapabaya, pagkatamad, at least na kinabang sila sa maliit, no? Kaya alam natin masama. Pero kaya nga, mamili ka na. Dito, sa Diyos, ang gusto kong point ko dito is, yung mga fence-sitter, walang benefit yan. So, mamili ka na. At least na, pag andito ka, nakinabang ka kahit konti. Yun ang gusto ko sabihin doon. Obviously, ito dahil dapat sa mabuti. Ilang ang point doon. And then, paano nga tayo mapipili ng mabuti? Choose the better, obvious, right one.
and on time. Piliin mo na, katulad nung buti nga, hindi sila pinatay ni Elijah eh. Hindi naman dapat, di ba? Pero parang ganun eh. Kaya nung banda, alam nyo ginawa nila doon, yung mga tao doon, sobrang takot nila, ilingkot pala talaga ng Diyos yun, talagang, sabi niya na, hindi sinunog na. Anong ginawa itong mga Israel na ito? Nung una, hindi makapag-decide. And all the people saw it, they fell on their face and they said, the Lord is God, the Lord is God. Ayun, pero maghihintay ka ba lagi ng miracle? Kaya nga miracle, diyan lagi pinapakita ng Diyos. Hindi ganun ka, obvious lagi. Kasi far from heaven, diyan lagi ginagawa ng Diyos. Amen? Amen. So sa panahon natin, ano ba yung pwede natin kumpara dito? Ngayon hindi tayo nakipag-debate, pero ang dali lang yan eh, di ba? Patumbay mo yung kulto. Kunwari, mayroon dito either bisita o yan, mag-soul winning tayo. Paano natin yan i-win sa Panginoon o na maliligtas? Eh dating alipin ang kulto, di ba? Sa kasalungalingan ng mga kulto. Paano yan? So yung palang in a way, miracle na yun sa totoo lang kasi tagal nila dun eh. Di ba? Kaya mo kasi pag tiyatamad kayo mag-soul, eh mo kasi nyo parang ano ba? Kapalagi nyo hindi po natin ginagawa natin. Napaka-importante niyan, hindi naman tayo oras-oras mag-soul winning eh. Paghandaan nyo na. Amen? Amen? Right at that moment, pag naligtas yun, victory yun sa Panginoon sa atin. So pero yung gusto sabihin, ayun nga, parang showdown yun, gusto sabihin eh. Kasi yung nangyari dito, showdown eh, sa demonyo, tsaka sa alingkod ng Diyos eh. Ewan gaano kalakas to si Elijah, di ba? Siguro dahil nanginig na rin, kasi noong una, inaasar-asar niya pa eh. O di sasamba sila sa Diyos, Baal, Satanas, o gawin mo itong aming, yung aming offering sa iyo, sunugin mo. Ayaw! Kaya inasar-asar ngayon eh, o nasa na ba yung Diyos nyo sa inyo? Baka tulog, o ano, nagbakasyon. Kaya nung siguro nakita nila yung kapangyarihan ng tunay na Diyos, nanginig, eh 450 yun, last 400, ang dami nun. Hindi na nakalaban, no? So gusto ko lang sabihin dyan, ano, mag-decide na kayo ngayon. Eh kung masama kayo dun, di ba? Mag-charge ka na ngayon. Pag hindi ka nag-charge ngayon, ano yung pwede mangyari sa mga anak mo? Sige nga, kung hindi ka nagtiwala sa totoong Diyos, kumari si Rari lang, itong mag-asawa, si Len, tsaka si Edgy, eh, mag-decide muna tayo, tingnan muna natin, tingnan-tingnan din natin sa iba. Bilisan nyo na, magtanong kayo, pwede naman eh. Diba? Pray kayo, Lord, ano bang tama? Iglesia ni Manalo o Baptist? Ano kayong tama dun? May mayaman yung iglesia ni Manalo eh. Yung demonyo mayaman din eh. Diba? Si Kibuloy, mayaman din. Diba? Sino pang mayaman? Yung Babylon, nung panahon nila, mayaman din yun eh. Pero nagbaw ba si Daniel doon? Hindi. Hindi yaman lang. Ulitin ko lang yung ating ano ha, kaya yung point natin simple lang, pero explanation kasi yung nagka-count dyan eh. Kung obvious na yung choice, piliin mo ng Diyos. Amen? Para hindi ka mahuli, nasa gitna ka, minsan pwede ka rin masapul dun. Okay, or sana umaani ka na, di ba, natututo ka na dahil nasa tama. Nag-decide ka eh, dito na ako sa Maayos na Church. Dito ako naligtas. Ta Bible yung tinuturo dito. Halata naman, walang tinatago sa pas. Pwede ka magtanong, ikumpara mo din. Tapos di ka pa rin makapag-decide. Ano ka ba? Decide ka na. At tama, amen? Amen. Number 5. Sana maganda yan ha. So, inento ko naman. Kung may time kayo, basahin nyo rin po yung anong yun, yung passages na yun. Sa pinatay ni Elijah yung mga prophet ni Baal. Next point is a Mark. So actually nasa Matthew and Luke dito, pero sa Mark tayo. Tinatawag nilang rich young ruler. Isa to sa mga call to decision. Alam nyo yung kwento? Paibasa nyo muna, tapos ko kwento ko. Ready, go. Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest, go thy ways, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have joy.
Okay, sinabi niya po yan sa rich young ruler nga. So ito ay bata pa, pero ruler na. Ano ibig sabihin? Malamang sa hindi, parang anak ng isang, kunwari ako, lumaki ako sa hirap, nagkaling successful. Anong gawin ko sa mga anak ko? Siyempre, bibigay ko lahat ng advantage sa kanila, di ba? Pati yan, anong kaya ko i-provide sa kanila, even sa pananampalataya. So itong rich young ruler na to, pumunta kay Jesus at sabi niya, Lord, anong kailangan ko para ako ay maligtas? Parang ganun yung sinabi niya, di ba? Pero mag-ingat kayo sa kwentong to ha, kasi kaya nga ipapaliwanag natin. Ito, what shall I do that I may inherit eternal life? So ibenta mo yung kayamanan mo, ganun ba yun? Obviously hindi, di ba? So tanong, bakit sinabi ng Panginoon na ganun? So again, call to decision na naman yan. Ang kaligtasan hindi sa paggawa ng mabuti. Bakit sinabi ni Jesus yun? Ah, mali tayo. Hindi. Sinabi niya elsewhere, believe eh. Believe. At wala tayong magagawa. Pero bakit niya pinapabenta yung mga kayamanan niya? Ganito po ang explanation dyan. Kasi nakita niya itong taong to ay ano, feeling lang niya ay nasa kanya na lahat, nagawa niya na lahat. Biruin mo, tinanong inisa-isa yung Ten Commandments, eh, nagawa daw niya lahat yun, iniwala ba kayo doon? Hindi niya nagawa yun, pero bakit niya ganun? So, okay, sa ating soul winning experience, bihira yan, pero may nga na-encounter ako niya, mga dalawa tayo na bilang ko. Sabi niya, ayaw mo bang gumawa ng mabuti? Perfecto ka ba? Wala ka bang kasalanan? So, opo. Hindi pa kasama yung mga bata na, obviously mga bata yan eh. Yung mga adult na gano'n, yung mga ko, saan niya kinuha yun? Mga sinungaling at self-righteous. Ngayon, kung self-righteous yung kausap mo, paano mo pamumuka sa kanila? Hindi lang basta pamuka, para matutunan nila, hindi totoo yun. Anong gagawin mo? Anong ginagawa natin? Hindi ka talaga na sinungaling kahit isang beses. Doon ka mag-umisa sinungaling kasi yun palang, pag sinagot niya ng oo yun, sinungaling na. At pag hindi niya pa maramdaman na naging sinungaling siya, wala na siguro. Maka-reprobate na yun. Hindi yan yun. O, i-apply natin dito ngayon. Kasi parang labo naman, sabi ni Jesus, magano yun. Hindi yun. Naalala ko yung ating preaching sa Jesus being the master teacher. Naalala niyo mga luma dito. Learn to learn. Naalala niyo yun. So, Jesus ay teacher. Tinuturo niya exactly kung ano yung dapat mo matutunan, kung i-receive mo. Kaya dito naman sa tagpo na to, ganun din. Bakit niya sinabi ibenta mo? Kasi alam niya, itong rich young ruler, feeling niya lang, nagawa niya hindi naman. At sa panahon niya, dahil siya ay mayaman, ano sabi ng Panginoon? Napakahirap. Mamaya, sabihin dito ng mga kanyang mga disipulo, ang hirap pala maging mayaman, maligtas. Talaga. Kasi nagtitiwala ka niya buong buhay mo. Kunwari lang, si Stephen, mayaman. Hindi niya naranasan, alam mo na, maghirap. At, yung hindi nakapag-aral, kasi nakapag-aral siya eh. Yung hindi niya naaral, yung iba palang hindi nag-aral, mahal din ng Diyos. So, madalas niya lang gustong gawin niya mga yan, kasi may advantage ka, nakala mo naman, hindi ka nasisingilin. Di ba? Wala na expectation sa'yo. Ay, bayaan mo yung mga tanga kasi yung mga yan eh. Mahirap sila kasi, tamad dyan. Lahat? Iba niya pinanganak na dun eh. Kaya ang style niya ng Panginoon para turuan tong isang to, chinaling siya. Tinanong siya ng isang tanong at mag-decide siya. Kung nag-decide siya ng tama, sa palagay niyo, ano mangyayari? Direct ang sinabi sa kanya, ibenta mo yan, pamigay mo, at sundan mo ako at take up thy cross and follow me. Sa palagay niyo, lulukohin ba siya ni Jesus? So, obviously, particular pong sinabi sa kanya to, yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Okay? Hindi yan ang paraan ng kaligtasan, yan ay paraan kung paano turuan, kung paano magturo si Jesus ng sa mga tao. At particular sa taong to, yun ang dapat niyang ginawa. At obviously, di siya maliligtas dahil doon. Matututo siya. Amen? Amen. Ang dami nun, no? Sana nakuha niyo yun. Imagine nyo kung sumunod siya doon. Maghihirap ba siya? At least, anak pa rin siya na mayaman. Ruler pa rin siya. Hindi mo siya maghihirap eh. Pero hindi siya. Nag-decide siya. Lagpak siya. Bagsak siya. Okay? Kaya anong lesson ay do-draw natin dito? Bakit tayo dapat mag-decide? Because one correct decision can make a lot of difference. Imagine nyo kung sumunod siya sa Panginoon.
Anong karunungan yung may dadagdag sa kanya? Sa palagay nyo, napakarami. At yun ang nangyari sa mga disipulo. Ngayon, yung mga disipulo, talagang hinahanga natin. Again, kung na-appreciate nyo, of course, nag-preaching ako about Peter, yung iba, hindi ko pa na-preach. Pero still, grabe, yung buhay ni Peter. Amen? Ginamit siya ng Diyos, literal. Even yung ibang miracles, nagkaroon ng miracles si Peter. Gaano ka ganda yung ano ng buhay ni Peter? Napakaganda. Eh, yung rich young ruler. Example siya ng lagpak, pinag-decide siya. Yung ibang apostol, ganun din eh. Peter, Andrew, follow me. Sumunod. Ganun dapat, ito. Eh, pera na yan eh. Diba? Parang yung pera mo yung deciding factor mo. Diba? Pag pera pinag-usapan, ayoko na. Sino ang Diyos mo ngayon? Pera mo. Yun actually yun, yung sasabihin kanina. Ang Diyos niya, na-determine ni Jesus, ang Diyos nitong mga to, mayabang lang to eh. Pero ang Diyos niya, pera. Hindi niya gi-give up yun. Dahil yung pinaka-importante sa kanya. Pero hindi dapat. Kaya pinag-decide siya, bagsak siya. Okay, ulitin ko ang point natin ha. Bakit tayo dapat mag-decide? Nakikinig pa ba? Kasama ko ba kayo? Kailangan niyo mag-decide at kailangan niyo tama. Kung nag-decide siya na to, magbabago buhay niya. Hindi siya magiging self-righteous na katulad niya ngayon. At ganun din kayo, tayo. Darating yung panahon na kailangan niya mag-decide at mag-decide kayo ng tama. Kasi isang decision lang, malaking diferensya ngayon. Kaya ang gusto ko na sabihin doon, nasabi ko na yung rewards are great to those that choose the Lord correctly and wisely. Tandaan niyo yan. Minsan, yes, minsan madali lang mag-decide kasi, ito yung sabi ng tatay ko, yun ang gagawin ko. Lalaki ka rin. May mga challenge tayo dito kahit sa mga, wala, si Brother Jesse, anak niya, andito na. Pero may mga challenge pa rin ako sa anak niya na sila lang mag-decide noon. Ganun din kayo. Amen? Amen. So, paano nga? Paano ka mag-decide? Always choose to be or have the better. So, again, may preaching din ako na, ano ba yun? Hindi pala preaching, pero sinasabi ko lagi kasi natutunan ko sa iba, sabi doon. The good is the enemy of the best. Nalala niyo yan? Pag meron ka pang dapat improve, improve mo na. Katulad nito. Ang sabi niya dyan, one thing daw lang. Pero isa na lang. Perfecto ka na. Hindi mo gagawin yon. Mali yung decision niya eh. Ayaw niya na, feeling niya, doon na siya. Eh, yan ang gusto mo. Sa palagay mo, kulang pa ako, hindi okay na sa akin doon. Sayang. Sayang yung kanyang pwede pang ma-attain para sa Panginoon at para sa sarili niya. Mali ang decision niya. Pinili niya pera. At actually, alam niyang mali na siya eh. Bakit? Tingnan niyo dito. Ha? Ito. And he was sad. Kung alam mong tama yon, yung decision mo, masaya ka eh. Or at least walang agam-agam sa... Alam niya mali siya. Amen? Ako, yan ang madalas gawin ko sa inyo. Kasi alam ko yan eh. Wala, nag-soul winning. Ganyan. Tumanggi. Eh, ano bang mga dahilan dyan? Bakit tatanggi yan? Wala ka kwenta-kwentang bagay, di ba? Religion na ako eh. Pag tinanggihan niya, malungkot yun. Kaya minsan, ginagawa natin, pinapalaw pa natin. Sigurado ka po po, saglit lang naman po ito. At ganito lang naman, okay? Yung mga style. So, kasi alam mong mali yung decision na yun, okay? Kaya binibigyan mo siya ng another, di ba? Mag-decide ka. Hindi kita pinipilit. Pero bigyan mo lang ako ng 30 minutes. Amen? So, ganun din kayo. Kunwari, pansin nyo naman ito. Kunwari, umabsent kayo, hindi kayo umatin. Bibigyan kayo minsan. Depende. Kung sanay na ako sa inyong ganun, di na. Kasi may mga ganun dito, di ba? May, inaano ko na lang na siguro, mag-mature, lumaki. Pero yung iba na alam ko na kaya mo mag-decide at the moment, sabihin ko, anong ginawa mo? Di ba? So, yun, mag-iisip ka na rin nun. Tama ba yung desisyon ko? Hindi ako nag-church dahil ano, naglaba. Naggawa ng assignment na pwede mong gawin later, pwede mong gawin mas maaga. Di ba? Na, kung ano man yan, tama ba yung desisyon mo? Nakukuha niyo yung ating tema? Mag-decide ka ng tama. Mag-decide ka ng tama. Binigay sa'yo ng Diyos yan. Ito lalo na to, talagang mali yung desisyon niya eh.
Sayang naman, kala mo advantage na talaga yung mayaman, bata ka pa, tapos ruler ka na, hindi rin. Pwede kang bumagsak sa isang crucial moment, pag mali ang desisyon mo. Amen? Amen. Number 6. Last na to. Kasi parang finale na lang to eh. Kaya ginawa ko na rin point. So, magde-decide na ba kayo? Amen. Hindi kailangan lagi ha. Kung may mga mahirap na desisyon, aralin, okay lang, walang problema dyan. Pero isipin mo na kailangan mo mag-decide at tama. Last, ito yung pinaka mas mabigat eh. John 6. So ito po yung time na ang dami na nag-follow kay Jesus, pero bandang huli, marami ring malis. Kaya pakibasa nyo, ready, dali. Dalawa, ready, go. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Ano yung sabihin ng will? Future, pero sabi dito, halo na yon. So, ang tao ka pala, nagde-decide yan. Kahit pa sumunod ka sa Panginoon ng 3 years, 5 years, at marami example yan sa dahil din. Okay, sabi, lumaki na ako doon. May nag-observe lang ako, ang gagawin ni Pastor pag umalis. At actually, iba doon, nilangay natin si Pastor, eh, pero iba, after how many years. Okay? So, salamat naman yung batis, lumipat ng church. Kaso, pag, ang pangit ng pagnilipatan, no, liberal, di ba? Parang wala kang natutunan nun. Kaya, ang challenge ng Panginoon, ganito. Ang daming umalis. Sabi dyan, no? From that time, many of these disciples, yung disciple of Jesus, yung mga sumusunod kay Jesus, ano daw, went back. Dati kaming pumasamba, sumusunod, at naglilingkod sa Diyos, pero nangyayari talaga yun kahit kay Jesus eh. Kaya ako bilang mas minsan, inaanda ko yung sarili ko dyan. Kasi ganun talaga eh. Minsan parang nakaka, hindi lang flatter, pero siyempre masaya tayo pag merong mag-church, di ba? Lalo na pag talaga naglilingkod na, sumusunod. Okay? Pero pag hindi na nagpatuloy, ano na, ang lungkot. Pero hindi ko yan pinipersonal kasi nga, ang Panginoon mismo ganun eh. At ito nga yung challenge niya. Galing talaga ng Panginoon kahit sa matingnan eh. No? Umalis! Na kaninong sabi nga nito? Unahin natin to. Ano sabi ni Peter? Lord, to whom shall we go? Pag hindi ako sumunod sa iyo, saan ako pupunta? Amen. Yun ang isipan natin. Thou hast the words of eternal life. Nasa iyo yung mga salita na nagbibigay ng buhay. Ikaw nga actually yun eh. At kahit ligtas na ako, anak na ako ng Diyos at sigurado sa langit, kaninong salita yung papangaral ko at ibubuhay ko? Kanino? Kay ano? Kay kung kaninong politiko, di ba? Kapas yung politiko, may kanya-kanyang ano yun eh. Programa or minsan ano lang, pakitang ewan lang, di ba? Si Jesus, eternal life. Kaya sabi ng Panginoon, ganito. Ang challenge ko din sa inyo ngayon, ganito. Pag dumating yung time, nari lang, isa-isayin ko kaya kayo. Ayan tayo, 7 minutes. Mag-extend ulit. Eh, G, nari, eh, ang boss mo pala, Iglesia ni Manalo. Eh, pinapili ka rin. Nari lang, sana hindi. Eh, G, anong saan pa nag-church? Baptist? Hindi ka nga nabigyan ng tabaho niyan eh. Dito, gawin kitang boss dito. Kaya mag-church ka sa Iglesia ni Manalo. Huwag mo na sagutin. Okay? Joshua, muna, ganun din. Saan mo gusto mag-aral? Ngayon, sa ano na lang, Santo Tomas. Ateneo, mga Catholic yan eh. Scholar ka dito, Joshua. Sumamba ka lang kayo, ano, Mary. Ano, makakalang eh. Basta ano ka lang, punas-punas. Scholar ka. At marami gumagraduate dyan, di ba? Talagang yumayaman. Sagutin mo na lang sarili mo, ha? Ikaw, Tay-Tay. Eh, lahatin ko na lang kayo, mga roble. Ano, mabilis. Ano ba?
Inalo kayo ni Jogs. Matatal naman, alam niyo yung baptism. Ang buhay niya sa church talaga. Kayo magkakatiwalaan namin dito sa church, kayo yung magiging ano dito. Caretaker, sweldo kayo ng ganyan, buong pamilya mo, scholar yung mga anak mo. Umalis ka na dyan sa baptist na yan. Ano ba? Buhay pa ba yan? Wala na yung GCF. Ano na yung CCF na lang? Abad, mukhang okay ka. Malaki ka lang doktrina. Ibibigyan kita ng position dito sa CCF na lang. Ano, Sir Alex? Total, kilala na ka naman kita. Mga anak nyo, ikaw, bigyan kita ng business. Mga anak mo, mag-aaral dito sa... Umalis ka na dyan! So, ganun din si lahat na kayo. Naintindihan nyo na yung pinapuntahan ko, di ba? Ngayon, obviously, hindi kayo talaga makapag-decide kung hindi nyo pang alam, no? Kaya yun ang prerequisite niyan. Alamin nyo yung tama, mas mabuti kumpara sa iba. Pero pag alam nyo na, katulad ni Peter, aalis ka ba? Sabi ng Panginoon, umalis ka na! Ay, sorry, hindi pala. Aalis ka ba? Ano, aalis ka ba? Umalis ka na, parang ganun challenge sa kanya eh. So sa, again, parang pinaka-basic to sa lahat ng to eh. Aalis ka ba? Iiwanan mo ba ang Panginoon o yung paglilingkod sa Panginoon, sa tunay na Panginoon, sa buhay na Diyos at tunay na Diyos? Iiwanan mo ba yon? Para sa kabuhayan, sa love life? Iiwanan mo ba? Ikaw na sumagot niyan. Sana hindi. Ang ganda nung ano ni Peter eh. Si Peter minsan, kala mo hindi matalino, pero alam niya talaga eh. Alam niya rin eh. Ramdam niya. Kaya naging maayos na leader dito. Very strong leader si Peter noon. Nung siya ay na-convert. Amen? Amen. Preacher din siya. Kaya ang point natin dito, bakit kailangan? Kasi, because not choosing correctly will mean that you will be losing the best or better option. Yun yun. Pag hindi ka nag-decide, mawawala yung better option. Katulad dito, sinasabi na siya, umalis ka na eh. Aalis ka ba? Aalis ka ba? Ginaganong ka na eh. Pag hindi ka nag-decide, eh kung iwanan ka rin. Di ba? Parang may prinsipyo dyan sa... Alam niyo yung sa Deuteronomy din, sorry, sa Exodus pala. O ito na yung promise land. Nasabi ng Panginoon, sa inyo yan, tatalunin niyo yan. Maging matapang lang kayo. O sige, sakupin niyo na. Natakot. Ayaw namin, lalaki nyo eh. Para tayong tipaklong eh. Di nagalit ang Diyos. Ay na, sige, sige, ano na. Hindi, wala na. Wala yung place. Naasam na sa inyo yung Diyos eh. Kasi hindi kaya nag-decide ang tama. Yun na nga yun, may pangako ang Diyos. Kaya niyang gawin yun. Nangyari na sa Jericho yun. Di ba? Bago pala yun. Sorry. Doon pala sila sa unang, ano no. Pero hindi sila pumasok kasi hindi sila nagtiwala. Mali ang pinili nila. Pinili nila. Kasi naman mamatay ako dyan, dito na lang. Mamatay ka rin. Itindihan niyo ba yun? Mamatay tayo lahat. Kung di nyo pa alam, magbilang-bilang lang kayo. Kala ko dati, binata pa ako ngayon. Ewan ko na. Binat na ako ngayon. Wala na. Parang yung yan. Salamat kahit paano. Nakapakinig ang preaching yan. Ilang taong kasi na pastor yan. Nasabi rin nila yan. At ganun pala yun. Hindi lahat ng dahil mong matutunan, matutunan mo overnight. Kaya magtsaga ka dyan. Mupo ka dyan. Makinig ka. May mga aral kasing ganun talaga yun. Tagal mo makukuha. Mga ilang, hindi lang milyon, libong beses mo na rin, nagsaka mo, ay, yung pala ibig sabihin nun. Men, namili kayo ng tama, huwag niyong pagpapalit ang Panginoon. Amen. Choose the better, best, the Lord, piliin niyo ang Panginoon. Amen? Amen. Una, kilalanin mo siya, pag kilala mo siya, alam mo na yung karakter niya, alam mo yung gusto niya, alam mo yung ayaw niya. Pag pinili mo yung ayaw niya, pinagpalit mo na siya. Pag hindi mo ginawa yung gusto niya, pinagpalit mo na siya. Iwan mo ba, Panginoon? Dapat hindi. Pag may nag-offer sa iyo ng better option other than the Lord, iwanan, yun ang iwanan mo. Kahit opportunity yan kung saan, kung may jokes man yan, kung iglesia ni Manalo, kanino man yan, businessman, di ba? Eh, G, may pasok dito ng Linggo, pero malaki sweldo.
Eh, pasok lang naman linggo. Thursday na lang atin. Labanan po yan. Matagal na labanan yan. Kaya ngayon, yung Iglesia ni Manalo, may service sila ng napakaaga. Kasi business at business yan eh. Huwag lang masabi na hindi nag-church. Kaya tayo talagang doon lang yun. May schedule lang. Mira, alam ka naman, may schedule tayo. Kahit dalawa lang yung mating. Ganon. May business nga si Kuna si Brad. Inupera ng ano, tabaw. Meron na akong 8 to 5 linggo. O sige, magkaroon ta. Okay lang yan. Sige, tanggapin mo yan. Parang ganon. Tanggapin mo na yan. Magkakaroon tayo service dito alas 6. Ganon. Hindi pwede yun. Paglaban mo, mamili ka. Kung pinapapili ka between the Lord and kung ano man yan, pili mo ang Panginoon. Amen? Amen. Conclusion. So mag-decide tayo tama, wisely, at on time. Kasi minsan pag pina-delay mo ng delay yung decision, balik tayo sa love life ulit, no? Gusto ko ba siya o hindi? Niligawan ako. Gusto ko ba siya? Hindi. Saka na, bayaan mo na. Utu-utuin ko muna. May mga babaeng ganun, ikala mo na kung sinong beauty queen. May ganun. Bigyan mo lang ng timeline, de. Wag namang sagot agad, di ba? Pero naliligaw siya, ano muna, paalam mo kay pasto, nagpaalam na sa magulang mo, naghihintala lang, decision mo, feeling maganda ka pa dyan. Eh, natagalan. O, ano ka ngayon, di ba? Amen. Ayan, so, ano pa, ganun din sa trabaho minsan, yung iba, nakilala ganun, andyan na yung trabaho, eh, mababa sweldo. Gano'ng kabang mababa ang mababa at gano'ng kataas ang mataas, di ba? Nagde-decide niya minsan yung ano, pag oras na rin. Kung kailangan talaga ba, mas okay na yung maliit kaysa wala, di ba? Handaan niya yan, mga bata. Ganun mong magiging maka-experience, maka-shock talaga kayo dyan. Huwag na sobrahan yung expectation niyo naman. Yan, huwag na doktor. Dahil laki ng ginastos nyo, gusto nyo agad malaki, di ba? Ganun din naman yun eh. In a way, tama na yun. Ipantay nyo lang, okay? So yan. Pero again, sa context natin ng Panginoon, andyan siya. Paparamdaman naman kung ano yung kalooban niya eh. So tanongin mo lang, ito ba yung kalooban ng Diyos? Malinaw, yun ang kalooban ng Diyos. Kaso, may kaso ka pa. Pili mo ang Panginoon. Amen? Choose correctly. Deciding to side with the Lord's direction. Doon ka sa Panginoon. Amen? Amen? Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Again, we pray na very basic to, but I pray na natutunan namin. Gabayan niyo po kami, Lord, mag-decide dahil crucial po minsan yung mga decision namin na kailangan gawin. Dapat tama at in time. At of course, na-consult namin kayo, especially kung di namin maintindihan pa, pwede magtanong sa inyo. Dahil po rin example sa Bible na crucial moment kung lalaban ba sila at sila, Panginoon, nagtatanong sila sa inyo at pag sila'y sumunod, kayo po nagbibigay ng katagumpayan. Ganun din po kami, Panginoon, alalaan niyo ang bawat isa sa amin, kahit bata pa iba nasa edad na rin. Minsan ay kailangan namin decide, Panginoon, kung ano man yung kailangan namin gawin sa buhay namin. Again, minsan ang pinaka-basic na mag-church lang ba o hindi. Minsan talo na po kami. Minsan mali pa yung desisyon namin sa bagay na yan. So I pray na gawin nyo na pong bawat isa sa mga time na kailangan namin decide, Panginoon. So lang po, Lord, again, we pray for bawat isa, Panginoon, aming activity pa, Lord, sa mga members dito, Lord. Lord's Supper, I pray pagpalaan nyo pong bawat isa. Kaya po magpapatawad sa marami namin pagkukulang kasalanan sa inyo, Panginoon. Hindi po ang aming puso at isipan. Ganoon din po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.